Ika-anim ng Enero, ang dakilang kapistahan ng pagpapakita ng Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Pagkapanganak kay Jesus sa Bethlehem sa Judea, sa panahon ni Haring Herodes, dumating sa Jerusalem ang ilang pantas mula sa silangan. Nagtanong sila, "Nasaan ang bagong silang na hari ng mga Hudyo? Nakita namin ang pagsikat ng kanyang tala sa silangan at naparito kami para sambahin siya." At sinabi nila, "Sa Bethlehem ng Huda, sapagkat ito ang isinulat ng propeta. At ikaw, Bethlehem, sa lupain ng Huda, hindi ikaw ang pinakaaba sa mga angka ng Huda, sapagkat sa iyo magmumula ang isang pinuno. Siya ang magiging pastol ng aking bayang Israel." Kaya lihim na tinawag ni Herodes ang mga pantas at hiningi sa kanila ang mga impormasyon tungkol sa sumikat na tala. At saka niya sila pinapunta sa Bethlehem at sinabi, "Pumunta kayo at alamin ang tungkol sa bata. Pagkakita ninyo sa kanya, bumalik kayo sa akin para makapunta rin ako sa kanya at makasamba." Umalis sila pagkarinig nila sa hari. Nagpauna sa kanila ang tala na nakita nila sa silangan at tumigil ito sa itaas ng lugar na kinaroroonan ng sanggol. Labis na natuwa ang mga pantas nang makita nilang muli ang tala. Pumasok sila sa bahay at nakita nila ang sanggol kasama ni Mariyang kanyang ina. Lumuhod sila at sumamba at binuksan ang kanilang mga mamahaling dala at hinandugan siya ng mga regalong ginto, kamanyang at Mira. At nag-iba sila ng daan pag-uwi nila sa kanilang lupain dahil binilinan sila sa panaginip na huwag nang bumalik kay Herodes. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa, ang pagsilang kay Jesus ay siyeding pagpapakita sa Griego, Epiphaneia, ng Diyos na naging tao. Tayo ba'y naniniwala na ang anak ng Diyos si Jesus ay nagkatawang tao? Ayon sa isang Kristiyanong pilosopo na si Blaise Pascal, may tatlong uri lamang ang mga tao. Una, yaong nakatagpo sa Diyos at naglilingkod sa Kanya. Ikalawa, yaong hindi pa natatagpuan ang Diyos at naghahanap sa Kanya. Ikatatlo, at yaong mga namumuhay na hindi naghahanap sa Kanya. Ang una ay makatuwiran at masaya. Ang ikalawa ay malungkot at nakapangangatwiran. At ang ikatlo ay hangal at malungkot. Ang unang uri ng mga tao ay ang mananampalataya. Ang mga nananampalataya ay mga taong namumuhay ayon sa pangako at namumuhay ng may pag-asa at may pananampalataya na hindi iiwanan ng Diyos ang sangkatauhan sa kasalanan at kamatayan. Umaasa sila sa kaligtasang dala ng isang Mesiyas. Pangunahin sa mga ito ay ang mga patriarka, Abraham, Isaac at Jacob, at ang mga propeta, Moises, Elias, Isaías, Jeremias at si Juan Bautista ang huli sa lahat. At mga ordinaryong taong naghihintay tulad nina Ana at Simeon, at sina Maria at Jose na nag-aruga kay Jesus, ang Emmanuel, ang Diyos na naninirahan sa atin. Ang ikalawang uri ng mga tao ay ang mga naghahanap, ang kinakatawan ng mga mago o pantas sa silangan na iniwan ang maganda nilang katayuan sa buhay sa paghahanap ng tunay na kabuluhan ng buhay. Sa pamamagitan ng intelektual na pagsaliksik at gabay ng banal na kasulatan, ninais nilang harapin at matuklasan ng Diyos. Nagtanong sila sa mga dalubhasa sa banal na kasulatan. Sila na humihingi ay sasagutin at sila na naghahanap ay makakatagpo. Ang ikatlong uri ng mga tao ay ang mga hindi nananampalataya na kinakatawan ni Herodes. Hindi niya hinahanap ang Diyos. Nagtanong lamang siya ng impormasyon. Hindi siya talagang interesado. Hindi niya masumpungan ang hiwaga ng Diyos sa pamamagitan ng proxy na pagtatanong. Siya mismo ang dapat magsaliksik at magmuni-muni sa misteryong nagaganap
Ang kaharian ng Diyos ay parang gintong nakabaon sa lupa na dapat hukayin at tuklasin. Umaasa lang si Herodes sa kanyang sariling kapangyarihan at lakas upang pangalagaan ang kanyang trono at posisyon. Ayon kay Josephus, isang Romanong manunulat, namatay si Herodes sa depresyon at paranoia. Sa lahat ng kanyang katanyagan at kapangyarihan, sino ang maaaring tutubo sa kanya sa kamatayan? Saan tayo mapapabilang? Naniniwala ka bang mayroong Diyos o wala? Kung naniniwala kang mayroong Diyos, panalo na. Kung hindi ka naniniwala na mayroong Diyos, talo ka. Manalangin tayo. Pinupuri kitang Amang Panginoon ng langit at lupa sapagkat itinago mo ang mga bagay na ito sa matatalino at marurunong at ipinamulat mo naman sa mga karaniwang tao.